Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ikasandaan, 69 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo sumadya sa Santa Cruz Memorial Park sa bayan ng Tansa upang maghanap ng mga kilalang individual at dating mga sikat na artista na nakalibing sa bahaging ito ng lalawigan ng Cavite. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang tagalikha ng musika, aktor at direktor sa pelikula at ang kanyang kabiyak na isa ring veteranang artista na lumabas sa loob ng 38 taon mula pa noong 1955. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng sementeryo ay ang huling hantungan ng yumaong tagalikha ng musika, aktor at direktor sa pelikula na si Josefino Senizal at ang kanyang kabiyak na veteranang artista na si Olivia Senizal. Si Josefino Senizal o Ka-Pepe ay sinilang noong Setyembre 1919 sa bayan ng Tansa. Si Ka-Pepe ay isang tagalikha ng musika, aktor at direktor sa mga pelikula. Siya ay lumabas sa maraming mga pelikula bago at pagkatapos ng digmaan at lumikha ng mga awitin sa pelikula at tradisyonal na musika mula pa noong 1937. Si Ka-Pepe ay lumabas sa 11 mga pelikula mula 1937 hanggang 1958. Siya ay unang lumabas noong 1937 sa pelikulang Susi ng Kalangitan kasama sina Gregorio Tikman, Hilda Gales at Gerardo de Leon. Ang iba pang mga pagganap sa pelikula ni Ka-Pepe ay ang 1938 Bahay Kubo na pinagbidahan nina Ernesto Vallejo, Feli Vallejo, Rogelio de la Rosa at Flor de Lis o Mona Lisa. 1940 Rosa Birhen sa kanyang pangunahing pagganap at ang kanyang unang pamamahala sa pelikula kasama sina Raymond Aguidote at Lirio Lacandano. Matapos ang digmaan, si Ka-Pepe nagpatuloy sa paglabas sa mga pelikula kabilang ang 1946 Ginoong Patay Gutom bilang direktor sa musika na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo at Arsenia Francisco. 1946 Fort Santiago bilang direktor sa musika na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo at Vida Florante. 1947 Camagong Bayani ng Mahirap bilang direktor sa musika na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo kasama si Lilia Dizon. 1955 Pandango ni Neneng bilang direktor na pinagbidahan ng kanyang kabiyak na si Olivia Senizal kasama si Rogelio de la Rosa. 1957 Bicol Express bilang isa sa mga direktor na ginampanan ng maraming mga artista sa isang malaking produksyon. Ang huli niyang proyekto bilang direktor ay noong 1958 sa pelikulang You're My Everything na pinagbidahan nina Zaldi Jornak at Shirley Gorospe. Bilang tagalikha ng awitin, si Ka-Pepe gumawa ng mahigit na 30 obra gaya ng Hindi Kita Malimot na isinulat ni Levi Celerio at isinaplaka ni Mercy Molina. Hindi kita malimot, alaala kita. Hindi kita malimot, minamahal kita. Masaganang kabukiran na isinulat ni Levi Celerio at isinaplaka ni Sylvia Latorre. Sinta sandali at limutin ang himuto ang mga matay itanaw sa manalunti ang bundok at sa bukid mo lang atin ang hangin malamyos. Ang Pasko ay sumapit na isinulat ni Levi Celerio at isinaplaka ng maraming mga awit. Noong taong 2008, si Ka-Pepe ay hinirang ng Film Academy of the Philippines para mapasama bilang pambansang alagad ng sining sa musika. Subalit siya ay hindi pinalad na mabigyan ng parangal. Si Ka-Pepe ay pumanaw noong Pebrero 2015 sa edad na 75.
Katabi ni Ka Pepe sa kanyang huling hantungan ang kanyang kabiyak na si Olivia na nauna ng pumanaw 7 taon na ang lumipas. Si Olivia Senizal o Gloria Pagtakhan Maiga sa tunay na buhay ay sinilang noong Oktubre 1927 sa bayan ng Imus. Siya ay isang batikang aktres na lumabas sa maraming mga pelikula sa halos 4 na dekada. Noong kalagitnaan ng 1950s, si Olivia ay natuklasan at hinimok ng premyadong direktor na si Sirio H. Santiago upang pumasok bilang artista sa pelikula. Si Olivia ay lumabas sa 35 mga pelikula mula 1955 hanggang 1993. Siya ay unang lumabas noong 1955 sa pelikulang Palahamak na pinagbidahan ni na Jose Padilla Jr. at Leila Morena. Ang iba pa niyang pagganap sa pelikula ay ang 1955 Pandango ni Neneng kasama si Rogelio de la Rosa. 1956 Desperado kasama si Efren Reyes kung saan siya ay nahirang para sa FAMAS Best Actress Award. 1956 Probinsyana kasama si Efren Reyes. 1958 The Kidnappers na pinagbidahan ni Burgess Meredith. 1958 Water Lily kasama si Jose Padilla Jr. kung saan siya ay nahirang para sa FAMAS Best Actress Award. 1963 The Big Show na pinagbidahan ng maraming mga artista. 1964 Ging na pinagbidahan ng batang aktres na si Vilma Santos kasama si Jose Padilla Jr. 1981, I Love You, Abigail na pinagbidahan ni Gabby Concepcion, Sherry Hill, Richard Romualdez at Alma Moreno. 1988, Nagbabagang Luha na pinagbidahan ni Gabby Concepcion, Richard Gomez, Alice Dixon at Lorna Tolentino. Bien, hindi ba maaaring samahan mo si Maita naman sa Baguio? Hindi na siguro magtatagal ang buhay kong ito. Mula nang mamatay ang mister ko, para bang lalong lumalala ang sakit ko. Hindi mo ba naman naisip na paligayahin ang sarili mo? Baliktad kay Alex. Paligayahin mo ako. Yan ang katungkulan mo bilang asawa. Kamusta si Cielo? Nakita mo siya, hindi ba? Nasa mabuti siyang kalagayan? Okay naman siya. Kay tagal naming pinaglabanan sa korte. Mawawala pa. 1989, pahiram ng isang umaga na pinagbidahan ni na Gabby Concepcion, Eric Kison at Vilma Santos. Merry Christmas. May sumpong. Anak na yan. Grade 1 na yan, ma. Guwapo. Nakakatuwa, ano? Noong una, kami lamang dalawa ng daddy mo. Ngayon, ang dami na. Ano? O, ikaw, Ate Juliet, ilang apo bang aalagaan mo? Ah, ako. 1991, kailan ka magiging akin na pinagbidahan ni Gabby Concepcion, Charo Santos, Gina Alahar, at Janice de Belen. No further questions, Your Honor. Your witness? Alam mo na palang masama ang hangarin ni Adul. Eh bakit hinintay mo pang umabot kayo ng department store? Hindi po. Mas may pag-asa lang po kami makatakas doon kaysa sa bahay kung saan nakabantay yung mga bodyguard ni Adul. Katotohanan ang nasasakdal ay hindi nagkasala. At ang katotohanan ang nasasakdal ay biktima lamang ng pagkakataon. Ang kanyang huling pagganap ay noong 1993 sa pelikulang Pido Dida 3, May Kambal Na, na pinagbidahan ni Rene Requesas at Chris Aquino. Class? Quiet! Class! Sabi ni Mother, quiet daw kayo! Ayaw nyo, ha? Excuse me. Excuse me. Yeah! Well, class, gusto ko lamang ipaalaala sa inyo at ito ay sa second Saturday of the month. Noong Abril 2008, si Olivia ay pumanaw dahil sa isang karamdaman sa bituka. Siya ay 81 taong gulang.
Hindi kita malilimutan. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Marikina at sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito.